Dito sumakay si Vladimir Putin dahil sa panganib sa paligid. Si Putin ay isa sa napakayamang pangulo sa buong mundo na may estimated net worth na $40 billion. Bukod pa, ang iba't ibang ari-arian na meron siya sa iba't ibang lugar, si Putin din ang responsable sa digmaang di matapos-tapos sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaya naman dahil sa angking yaman at mga taong may galit at interest kay Putin, paano nga ba iniingatan ng pangulo ng Russia ang sarili kapag ito ay lumalabas? Ano-anong klase ng sasakyan kaya ang kanyang daladala? Mga kakaibang sasakyan ni Vladimir Putin, yan ang ating aalamin. Matapos ang pagbibitiw ng acting president ng Russian Federation, nanalo si Putin sa mga eleksyon noong 2000 na may higit na 53% ng mga boto. Sa paglilingkod ni Putin bilang pinuno ng Russian Federation, nakaranas ng malaking kaunlaran ang ekonomiya ng Russia. Pagkatapos noong Marso 2004, siya ay muling namayani sa eleksyon ng pagkapangulo na may higit 71% ng mga boto. Pagkatapos nito ay hindi na maaaring maging presidente si Putin. Kaya naman binago niya ang konstitusyon upang magkaroon ng dalawang karagdagang sesyon ng pagkapangulo na may 6 na taon kada sesyon. Noong 2012, nanalo si Putin sa eleksyon ng Russian presidency na may 63.6% ng mga boto. May mga akusasyon laban kay Putin na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan laban sa mga kalaban noong eleksyon. Muling nanalo si Putin sa eleksyon ng Russian presidency noong 2018 na may higit 76% ng mga boto, kung saan dito magtatapos ang kanyang huling termino bilang pangulo. Ngunit ayon sa kanyang amendment sa konstitusyon, maaari pa rin siyang maging pangulo ng Russia hanggang 2036. Dahilan kung bakit todo protekta si Putin. Ang liderato ni Putin ay isa lamang sa parehong estilo ng mga nakasanayang presidente ng Russia. Kilala ang Russia sa pagkakaroon na ng leader na may iron fist leadership o authoritarian. Mga ginagawa niya para makaiwas sa panganib. Dahil sa kanyang naturang estilo sa pamumuno at ugali, marami nang tumangka sa buhay ni Vladimir Putin. Upang maprotektahan ng presidente, meron siyang sariling mga bodyguards. Ang grupong ito ay tinatawag na musketeers. Sila ay special unit ng Federal Protection Service or FSO ng Russia. Ang kanyang mga bodyguard ay may daladalang mga bulletproof briefcase at mga high-powered pistol. Bilang karagdagang proteksyon, meron din itong look-alike stand-ins upang maiwasan ang mga biglaang pag-atake sa presidente. Maging sa pagkain, maingat din si Putin. Meron pa itong food taster upang masigurong walang laso ng kinakain ito. Kahit saan pumunta si Putin, sinisiguro nila na ito ay natiyak na ligtas bago pa papuntahin ang presidente. May mga jamming devices din ito upang maiwasan ang pag-detonate ng mga bomba. Ang mga teknisyan naman ay gumagawa ng electronic surveillance sa mga telepono at iba pang mga electronic devices sa lugar. Para sa karagdagang seguridad, tuwing nasa labas ang presidente, merong mga nakasunod nitong mga armored vans na may mga military special operators na may kasamang AK-47s, anti-tank grenade launchers, at portable anti-aircraft missiles. Sa kabila ng pagtanggi ni Putin, sinasabing meron itong limpak-limpak na mga ari-arian at mga sasakyan. May mga nakapagsabi na meron itong billion-dollar mansion at mahigit 700 na mga car collections, 58 aircrafts at helicopters at mga yate. Una, bulletproof limousine. Noong 2018, opisyal na ipinakita sa publiko ang bagong sasakyan ng presidente. Ginawa ito simula pa noong 2012 at nagkakahalaga itong $192 million. Ang sasakyan na ito ay binabalot ng armored plating at may bigat na higit na sa 6 na tonelada. Ang sasakyang ito ay gumaganan sa 6.6-liter V12 engine at may horsepower na 860 mula sa sasakyan na ginagamit noon ng huling Soviet Union leader na si Mikhail Gorbachev. Ang ZIL-41047, ang bulletproof limo ni Putin ang naging muling Russian-made presidential state car. Pangalawa, limousine.
Mahilig si Putin sa limousine. Isa sa koleksyon nito ang Auros Senat na nagkakahalagang $1.2 million. Meron itong bilis na higit 150 miles per hour. Hindi maitatanggi ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga sasakyan, partikular na sa kanyang mga luxury cars. Meron pa itong Gazelle limousine na nagkakahalagang $160,000. Ito ay espesyal dahil ginawa ito para lamang sa kanya. Meron itong bulletproof casing at anti-bogging. Pangatlo, off-road cars. Hindi lamang luxury cars kundi pati na rin mga off-road cars ay nakahiligan din ito. Isa sa mga koleksyon nito ang Mercedes ML500 na nagkakahalagang $46,000 at may bilis na 150 miles per hour. Isa pa sa sasakyan nito ay ang Lada Niva 4x4 na may presyong $25,000 at bilis na 87 miles per hour. Pang-apat, sports car. Mala Fast and Furious naman ang atake ng presidente dahil meron din itong Lada Vesta sedan na may halagang $11,000 at may bilis na 120 miles per hour. Panlima, private jet. Bilang presidente, mayroon itong sariling eroplano na binansagang The Flying Kremlin. Nagkakahalaga ito ng $700 million. Sa loob nito, meron itong engranding mga kwarto, sariling gym, malalaking meeting rooms, bar na may mamahaling inumin at mga gold-plated toilet. Para naman sa seguridad ni Putin, palagi itong may kasabay na tatlong magkakamukhang eroplano upang hindi malaman kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng presidente. Isa pa sa pinakamatibay na sasakyan nito ay ang IL-80 Max Dome. Dinisenyo ito na kayang malampasan kahit ang biglaang nuclear attack. Binansagan itong Doomsday Plane. Ang multi-million na eroplanong ito ay may bilis na 530 miles per hour. Meron itong advanced communication suite sa loob na kaya pa rin gumana kahit sa matinding radiation. Pang-anim, big bikes. Meron din itong mga big bikes tulad na lamang ng Harley na nagkakahalagang $20,000 hanggang $50,000. Sinasabing meron din itong kinabibilangan na motor group na tinatawag na Night Waltz. Pampito, yacht. Ang pinakasikat na yate ay ang Scheherazade. Ito ay sinasabing pagmamay-ari ni Putin. Nagkakahalaga itong $700 million. Mayroon itong dalawang malalaking helicopter decks, mga gym, at gold-plated bathroom. Meron itong anim na palapag na may engranding dining room, spa, Turkish bath, sauna, cryotherapy chamber, at hydro massage. Malaki ang impluensya ni Vladimir Putin. Sa tagal sa posesyon ni Putin sa politika, mas nabibigyang katotohanan ng kanyang karangyaan sa buhay. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na halaga ng yaman at kapangyarihan? Kung isa ka naman sa taong hindi hinahangaan ng karamihan, matuturi nga ba talagang swerte ang buhay ng isang pinakamakapangyarihan at pinakamayaman? Ikaw, ano ang opinyon mo tungkol sa karangyaan ng buhay ni Putin? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, mag-subscribe, at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!